So, hello, what's up mga ka-orange, mga kapongkan. This is Orange Blooded Motomaniac. Welcome back ulit sa ating channel. So, today's video ay magbabahagi po ako sa inyo kung paano po ako mag-install at mag-wiring ng auxiliary light ng ating KTM Duke 200. Then, applicable din po ito siya sa lahat ng motor, sa lahat ng model ng ating KTM. So, nagdidepende na lang po sa ating sa ating positioning kung saan natin ikakabit yung ating ilaw. So, wiring, mostly pare-parehas lang. So, depende na rin sa nag-wiring. Bago natin simulan yung ating video, so, papakita ko lang sa inyo yung mga tools and materials na gagamitin natin sa ating gagawin ngayon na DIY. So, unang-una, meron tayong global motor parts na mini driving light. So, ito yung gagamitin natin na auxiliary light sa ating motor. So, meron na, nakalabas na siya. Hello, ilaw, mini driving light, and then yung meron siyang balas. So, ang specification niya ay nandito sa likod. So, kung makikita nyo, siya ay may current na 1.3 ampere, working voltage na kaya niya hanggang 9 to 36 volts. So, sa ating motor ay 12 volts po tayo, umabot tayo ng 14 volts, so walang problema. Lifespan, 30,000 hours, pero hindi po talaga yan masusunod. Minsan, madaling mapundi or nag-shorted, nasisira kaagad yung ating auxiliary light. And then, yung lumens natin, ibig sabihin yung liwanag ng ating liwanag ng ating ilaw ay 3,000 lumens. So, hindi po kayo magbe-base sa wattage ng ng auxiliary light. Magbe-base po kayo sa lumens kasi merong iba na mataas yung wattage pero mahina yung buga, mahina yung liwanag dahil po yun sa lumens. So, dun kayo magbe-base sa lumens. And then, wattage is 20 watts per bulb. So, meron tayong dalawang ilaw. So, mostly, 20 watts per bulb. So, dalawang ilaw is 40 watts. So, high and low is 40 watts. 40 for low, 40 for high. And then, meron siyang dalawang color. White for low, yellow for high. So, natest ko na po yung ilaw. Yun nga, bali, white, low, then, high is yellow. So, yun na nga po. Bali, ito yung gagamitin natin auxiliary light. Meron siyang ballast. So, ito yung ballast niya. Bali dito. Koconnect lang natin to. Next na materials na gagamitin natin ay yung relay. So, gagamit tayo ng relay. Meron tayong tinatawag na relay. Mayroong 5 pins. Meron ding 4 pins. Mamaya i-explain natin kung ano yung pagkakaiba ng dalawa. And then, meron tayong relay socket. Meron tayong 5 pins, 5 wires. Pero mamaya ipapakita natin kung ano yung gagamitin natin dito. Next is gagamit tayo ng cable tie para sa ating mga wires para mas malinis. And then, hindi siya nakalabas yung mga wire natin. Next is yung ating wire para sa ating linya. So, ito yung gagamitin natin para mayroon tayong papatakbuhin para sa battery. And then, fuse box. Meron din tayong fuse sa loob. Fuse box na may kasamang fuse sa tawag ito sa loob. Meron itong 20 ampere na fuse. Ito yung gagamitin natin. Gagamit din tayo ng switch, kumbaga. So, meron din akong switch na gagamitin. May bukod na switch tayo. So, itong switch na to ay mayroong dalawang on, isang off. So, off, on, and off. So, i-explain natin mamaya kung ano yung paggagamitan ng dalawang on na yan. And then, syempre, yung ating shrinkable tube. And then, yung bracket ng ating, yung DIY bracket ng ating auxiliary light. So, yung stock kasi na bracket ay ito po. Nabali na po kasi ng tropa. Kaya, yun, bali pinalitan ng
bagong bracket. So ikakabit namin to sa ilalim ng ng headlight assembly diyan sa mismong bandang T-post sa ilalim. So ikakabit namin to. Next, ano pa bang hindi natin explain? Yes, syempre yung ating multi-tester. So ito ay clamp ammeter na mayroong panukat din ng ohms, voltage, and ampere. So meron tayong DC, AC, pero mostly gagamitin natin dito is DC, and then yung ating resistance or yung ating ohms. And then yung tools na gagamitin natin, plier, and then yung ating wire stripper na almost 7 years ko na itong ginagamit. Kasama pa to sa pagtuturo ko dati. So yung oxide pala natin is meron tong naka-built-in fan para hindi masyadong mainit yung ating fan. So meron siya sa likod. Naikot ka agad every time na under si fan natin, si auxiliary light natin. Ito yung ating relay. So ito yung ating relay na gagamitin. Siya ay Bosch. Meron siyang 12 volts and then 30 ampere. So depende na sa relay. So mostly ang relay na ginagamit sa motor is 12 volts. Meron din kasing 230 volts na relay. So automatic yan. Pag sa mga motor gagamitin, automatic ito ay 12 volts. And then socket type, yung socket niya 5 wires. So hindi kayo magkakabali-baligtad kasi meron siyang pattern. So ganun lang, kadali. So hanapin nyo lang yung 35 ay yung kanyang coil, and then yung normally open nyo, hanapin nyo lang. Mamaya ituturo natin sa inyo. Next is yung ating switch. So yung ating switch, yung sinabi ko sa inyo kanina, ito ay may 3 wire, may isang common, and then may dalawang on. So kung mapapansin nyo, merong red, black, and then black white. So na-tester ko na po ito. Mostly, ang common ng ating switch na to is yung ating kulay red na wire. So ito yung common, kulay red. So naka-normally off pa yan, naka-off pa yan. So may dalawang on to, may dalawang isang off. So ito ay tinatawag na switch na single pole double throw. So pag sinabi single pole, isang pole lang pero dalawang throw. Dalawang on, kumbaga. So, ito na nga po yung ating mini driving light na wiring diagram. So, ginawa ko po siya sa isang application sa ating PC, fluid sim or fluid simulator. So, kung napapansin nyo, ay meron po tayong dalawang parang supply dito. So, unahin natin yung sa taas. Itong sa taas natin, ito yung ating ignition switch or ignition switch ng ating motor. And then itong isang to, itong dalawang linyang to, itong dalawang block, ito yung accessory socket natin. Sa mga new models ng ating KTM, likely KTM Duke 200 and 390, meron na pong nakaabang ng mga accessory socket sa ating motor. So, sa KTM Duke 200, nasa headlight po banda yung accessory socket. And then sa mga bagong 390, yung second gen, is nasa ilalim ng tangke, and then nasa pillion seat yung isang accessory socket. So dinaan natin sa ignition switch yung ating linya para in case na naka-off yung ating ignition key or yung ignition switch natin, hindi natin mapapagana yung ating mini driving light. So, accessory socket, meron niyang dalawang gulay dyan. Red, yellow, and black, yellow. So, yung red, yellow, yun yung positive. And then, yung black, yellow, is yun yung negative. So, i-coconnect natin yung relay natin na 8586. Walang problema kahit magkabaliktad. Wala namang pong polarity yung ating relay. So, sa mga old model na walang accessory socket, pwede niyong itap yung relay nyo sa park light. So, pwede tayong mag-sample. For example, ito yung ating park light. Tap nyo lang yan, yung relay nyo. Yan. Para magkaroon kayo ng linya sa park light nyo i-connect. Kumbaga. So, kung meron naman kayong accessory socket, hindi nyo na kailangan itong park light. Delete natin yan. So, yung relay natin, i-connect natin sa accessory socket ng ating motor. So, 85 and then 86. And then kung napapansin nyo, sir, bakit 24 volts? So, 24 volts po ito siya kasi ito yung default na supply ng ating application.
hindi ko kasi siya ma-edit na maging 12 volts. Pero isipin niyo na lang, itong 24 volts na to ay 12 volts. So hindi ko siya ma-edit. Ito na kasi yung pinaka-default na supply ng ating application. So yun, bali from ignition switch, naka-simplify na po to. Diretso na siya sa accessory socket. Yung accessory socket natin is naka-connect sa yung relay ng ating yung coil ng ating relay is diretso sa accessory socket. So yun, naka-simplify na to. And then dito naman sa baba, so ito yung battery natin. So yung battery natin is 12 volts ganun din. Isipin nyo lang to na 12 volts. So from battery positive, dediretso ngayon sa fuse. So mostly yung mga fuse na ginagamit sa ating mini driving light ay tawag nito 15 or 20 ampere. Pero yung ginamit ko sa ating wiring ay 20 ampere. So yun lang kasi yung natirang fuse natin. Pero okay din naman yung 15, walang problema. So fuse from 12 volts, fuse, output ng fuse diretso sa normally open ng ating relay. So yung normally open 30. So output ng ating relay normally open is yung 87. So depende sa relay na gagamitin natin. So may dalawang klaseng relay, yung 4 pins and then 5 pins. So ginamit ko is yung 5 pins. So dalawang 87 yung labas niya. So ang ginawa ko, pinagsama ko na lang yung dalawang 87. Then kung gusto nyo, hindi nyo gagamitin yung isa, pwedeng hindi gamitin, pwedeng pagsamahin pag nasa 5 pins kayo. Pero pag 4 pins yung gagamitin nyo, isang 87 lang. So 87, dediretso ngayon sa ating switch. So yung switch natin is single pole double throw switch. So nakasequence siya yung ating switch. Napakita ko naman yun sa inyo kanina. Isang on, isang off, dalawang on. So yung sequence niya is off muna, then on, then on. And then naka-sequence nga siya, hindi siya pwedeng tawag nito, hindi siya pwedeng off diretso. So from off, on, 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 off, naka-sequence siya. So ito 'yon. So pinakita ko na 'yon sa inyo kanina, yung switch natin, meron siyang tatlong wire, red, black, and black white. So yung common natin is yung kulay red. So from 87, connect natin sa kulay red or yung common. And then yung black na wire, yun yung gagamitin natin for low. Depende sa inyo kung ano yung gagamitin, yung for low na wire or for high na wire. Pero yung gagamitin ko para sa low natin is yung black na wire for low. And then sa ilaw natin, so bakit apat na ilaw to, sir? Apat siya na ilaw, gawa nga ng every LED light natin, every mini driving light natin, dalawang bulbs. Yun yung ating low and high. So from low or from black na wire, diretso sa low ng ating mini driving light. Yung low na kulay is yung kulay red. Ay, yung low na wire ng ating mini driving light is kulay red. So pinagsama natin yung dalawa. Yun yung dalawang kulay red. Pagsamahin natin, connect natin sa low. And then yung output ng ating ilaw is yung ground. Pagsasama-samahin natin yan mamaya. And then yung isang wire na black-white, ito yung para sa high natin. And then yung kulay naman ng wire ng ating high is kulay yellow. Pagsamahin natin yung dalawang yellow. Then connect natin sa ating high na wire, yung black-white. And then lahat ng ground, pagsasama-samahin natin, connect natin sa, balik natin sa battery, pwedeng sa battery babalik, pwedeng sa body ground, pwede rin dito sa negative ng ating accessory socket. Kahit sa ang ground, pwede nyo siyang ikabit, yung ground. Itong ground natin. So, ayun. Bali, ito yung ating diagram na gagamitin, or yung gagawin natin. Ito yung diagram ng ating mini driving light. So bago natin siya i-actual, pwede natin siyang ma-simulate dito. Kahit hindi pa natin siya nagagawa ng in-actual, pwede natin makita kung ano yung output na kalalabasan ng ating wiring diagram. So yun, bali play natin. So switch natin yung ating tawag nito, yung ating
single pole double throw na switch. Try natin. So ayun, hindi siya gumagana. Bakit hindi gumagana? Bakit hindi umilaw yung low natin? Hindi siya umilaw gawa nga ng naka-switch off pa yung ating motor. So yun nga yung sabi ko sa inyo kanina na itong wiring diagram natin is nakadepende sa ating switch, ignition switch. Hindi gagana yung ating mga ilaw hanggat hindi naka-on yung ating ignition switch. So bago natin mapagana yung ating mga ilaw, kailangan natin i-switch on yung ating motor. Switch on. So yun, na-energize na ngayon sa relay, pwede na to ngayong magamit. O ma-switch natin yung ating single pole double switch, double throw na switch. So on and low, and then naka-sequence siya, isa pang on for high. And then yung nga sabi ko sa inyo kanina, naka-sequence yung ating switch, babalikin mo na siya sa low bago ma-off. Ayan, ulitin natin, low, high, low, off. Ulitin natin, low, low, high, and then pwede natin siyang mapatay diretso. Paano? Pindutin na natin yung, i-off lang natin yung motor natin. So, patay siya diretso. Kahit na naka-switch on siya dito sa switch natin, pag namatay yung motor natin o pinatay natin yung motor, hindi po talaga gagana itong ating mga ilaw. So, kung ano yung last pattern ng ating ilaw, yung ating switch, pag on natin, babalik din siya sa kung ano yung last pattern. Try natin i-switch yung ating ignition switch. Ayan. Then, low. Off. Then, switch off yung motor. So, ito yung ating gagamitin na wiring diagram ng ating mini driving light. So, ginamit ko palang simulator dito ay fluid sim na simulator. So, mostly pang industrial ko siya, pang mga hydraulics and then mga pneumatics. So, ito yung ginagamit ko dati sa pagtuturo ko. Mostly mga industrial, mga Y delta, forward reverse, mga ganun yung aking mga tinuturo dati. So yung single pole double throw na switch natin ay minodify ko lang to, gawa nga ng wala po talaga akong makita dito na switch ng ating naka-specify na switch o components dito sa ating fluid sim. Wala po talaga akong makita. And then itong fuse natin, wala din fuse dito. Ang ginamit ko yung solenoid, parang nagmukhang fuse lang din po ito siya. So wala po talaga kasi akong components na makita dito. Mga supply elements, wala akong makita. Mga compressor lang to, lahat-lahat. So naka-modify lang to. At least makita natin kung ano yung output o kalalabasan pag naka-simulate yung ating wiring diagram. So, yun na nga po. Bali, ito yung ating wiring diagram na gagawin natin sa ating motor na KTM Duke 200. So, antabay ulit kayo dahil i-wiring na po natin yung ating mini driving light. So, I'll be back in a seconds. So, yun na nga po mga ka-orange, mga ka-pongkan. Bali, hindi ko na po napakita yung pag-wiring kasi sobrang magulo sa simula. So, i-recap ko na lang yung ginawa ko. So, from positive terminal ng ating battery down to ating fuse. May fuse tayo dyan na number 20. 20 ampere. Pinatakbo ko yung wire dito sa chassis sa ilalim ng tangke. Kailangan pa yan i-cable tie hanggang dito. Diretso ngayon dito sa ating sa ating hose dito. And then pumasok yan dito, itong positive na to, yung ating battery, itong wire na to, black yellow, papuntang 30 ng ating relay, yung kulay blue. And then yung 87 niya, itong kulay black and white, pinagsama ko na lang. Pwede rin namang isang gamitin. Pinagsama ko yan, diretso yan sa switch ng ating, sa switch natin, yung common, yung red. And then, yung black na wire ng ating switch, yung black, diretso ngayon yan sa ating low beam ng ating
auxiliary light, yung kulay pula. Yan yung low beam natin. And then yung black-white ng ating tawag nito, ng ating switch, ito ay high, papuntang high din ng ating tawag nito, high ng ating auxiliary light, yung yellow. Pinagsama ko na yan kasi dalawa na yan. And then yung kulay black na wire ng ating auxiliary, ito papunta yan sa ground dito. Sa ground ng ating auxiliary light, auxiliary, yung ating accessories, yung kulay black and yellow, yung ating ground. And then yung relay natin, yung number 8586, itong red and yellow, kinonek ko lang yan sa accessories line natin. Ito. Kahit magkabaliktad, walang problema, positive and negative. So, yan yung aking wiring. So, magulo pa siya ngayon kasi hindi pa naayos. Pero kung iti-test natin, start motor, switch natin ng key, then, ito natin switch, low, ay hindi pa gumagana, gawa nga ng walang relay. So, lalagyan natin ng relay. So, kabit ko na yung relay. So, test natin yung ginawa ko. So, ito yung ating switch. On. Ayun. Yan yung ating low. Ito yung high. Ayan. So, kikita natin yung may-ari ng motor. Shout out kay Mac Dream. Yan. So, off. Oh, low. Off. Low. High. Low, off. So, yun yung ating switch. So, ayusin lang natin yung wiring natin and then yung ating ilaw nandyan sa ilalim. Ayan, yung dalawang yan. So, medyo malabo na, magabi-gabi na kasi. Ayan, may bracket na dalawa. So, i-adjust pa namin yun mamaya. So, gagawin ko ngayon, lilinisin ko lang to. Ayan, lilinisin ko lang yung wiring ko. So, babalikan ko kayo in a few seconds. So, yun na nga po. Bali, natapos ko na po na may salpak yung ating wire. So, yan na po yung ating ginawang wiring. So, bali, ginawa ko, pinag-cable tie ko, and then yung relay, dyan po siya pinisisyon, yung relay. So, tinest ko na siya kanina ang tinakip, na binalik yung cover, hindi po siya bangga, sagad na po yan. Yan, malisagad po siya. Wala po siyang, kumbaga, hindi siya tumatama yung wire natin. Tama lang. Itong gitlang to, tatamaan lang yung ilalim. So, bali, ganun lang po ang pag-wiring ng ating auxiliary light. So, pangkalahatan po yun kahit anong motor. So, yan na yun. Mismong tawag nito, head natin. So, walang masyadong tayo nito, kalat kumbaga. So, ganun lang dapat pag nag-wiring. So, yun. Bali, dito, bali na-cable tie na natin. Yan, sa ilalim. And then, yung fuse, nandito na rin. So, yan, naka 20 ampere fuse sa tatabi lang natin dito. Pwede siyang itabi dito sa ating alarm. Yan. And iwasan lang natin na masugatan o matamaan ang ating upuan. And pwede mo itong ilap. Doon ito, test natin mamaya yung ilaw. So, inabot na nga po ako ng gabi at timing na timing, itetest natin yung ilaw. So, ito yung kanyang liwanag pag naka-low lang po. So, yan yung kanyang low. Kung titignan nyo, kitang-kita yung mga tao doon sa mga malalayong lugar. Yun. And then, ito din yung kanyang high. Ayan. Tignan nyo. Kitang-kita yung mga kaluluwa ng mga dumadaan. And then, so, paanda rin natin. So, yan yung kanyang stock na ilaw. Once na i-on natin yung kanyang tanta, yung kanyang auxiliary light na low. So, yan yung kanyang buga ng liwanag. And then, yung high niya, yun.
kitang-kita. Isang strip to, kitang-kita. Abot langit, ang kita. So, off natin. Tingnan natin yung pagkakaiba. Yun. Yan yung stack na ilaw. Ito yung low. Ito yung high. So, kitang-kita. So, stand natin. Pakita natin yung forma niya. So, ayun, nandyan siya sa ilalim. Hindi maklaro, hindi masilip. Ayan, ayan pala, ayan, ayan. Ihay mo, Paul. Ayan. Hindi, nilusan itong switch. Pula. Ayan, okay, yellow, white. Yun, off. Yun, hindi halata. Stuck. Stuck. On mo ka ulit. So, yan yung kanyang liwanag ng naka mini driving light. Klarong-klaro. Kahit na lamok, klarong-klaro. At siya, Paul. So, yun na lang po. At siya. So, ito yung testing ng ating ilaw. Ito yung low. Ito yung high. Low again. High. So, low. High. Kitang-kita yung kasama natin. Suga, oy! Makabuta man! So, yun na nga po. Bali, na-test na natin yung kanyang ilaw. So, kung napansin niyo yung liwanag, kayo na yung humusga. So, pero para sa amin, malakas yung bato ng ilaw ng ating auxiliary light. So, yun na nga po. Bali, global mini driving light yung ating ginamit na auxiliary light. Nilagyan natin ng relay and then meron tayong switch na double on. So, hanggang dito na lamang po. Bali, ginabi na nga po kami ng pagkakabit. Hindi ko na napakita yung wiring, pero yun na nga, iniisa-isa ko sa inyo kanina yung wiring na ginawa ko. And then, so, tatapusin ko na yung video. Maraming sa panonood. Hanggang sa susunod na video. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, ay huwag niyo kalimutan pindutin niyo yung subscribe, red subscribe button, and then kung gusto niyo ma-notify sa mga videos na gagawin natin, ay pakimindot na lang din yung bell icon. So, shout out kay Mac Jun. Siya yung may-ari ng motor. Ginabi na rin. Kakantay. So, maraming salamat sa lahat. Ikaw na po rin. Right, same sa lahat. Peace! Ako daw!